Senator Sherwin Gatsalyang. Bakit po kayo galit kay Francis Leo Marcos? Bakit po inakusahan na kriminal si Francis Marcos na wala pa namang katibayan sa korte na siya ay nilitiga sa paglilitis? Huwag po tayong mga ngamba magtanong. Kaya ang aking pong katanungan ngayong oras na ito, hindi ako na may personal, pero ako po'y may karapatang magtanong. Senator Sherwin Gatsalyang, bakit po kayo galit kay Francis Leo Marcos? Bakit po inakusahan na kriminal si Francis Marcos na wala pa namang katibayan sa korte na siya ay nilitiga sa paglilitis? Isa lang pong pagtatanong, yun lang po, at ako po ay maiksila ang mga aking sasabihin. Wala pong masama sa magtanong. Kung ako po inyong puputulan ng ulo dahil ako'y nagtanong, yan po isang kasalanan sa Biblia. Huwag mong puputulan ng ulo at huwag mong kokondinahin ang karapatang magtanong ng isang taong katulad ko. Sasabihin ko ulit, ako'y dugong Pilipino. Meron akong pagtingin sa aking kapwa-tao. Hindi ako na may personal. Ang pagtatanong ko lang ay isang katotohanan. Ano po ang naglagay sa inyong isipan na inyong hinisgahan ang isang taong hindi pa nahatulan sa hukuman na tawagin niyong kriminal? Senador ka, may pinag-aralan, mataas ang iyong katungkulan, Senator Sherwin Gatsalyang. Lang, hindi ako na may personal, ako'y nagtatanong lamang. Gusto kong malaman ang iyong kasagutan na bakit ikaw'y galit na galit kay Francis Leo Marcos at iyong hinusgahan na siya ay isang kriminal na walang patunay sa batas. Hanggang doon lamang ang aking pagtatanong sa iyo, kagalang-galang na Sherwin Gatsalyang. Tinatanong lamang kita, walang masama ang magtanong. Hindi ko nilabag ang batas na ako ay magtanong dahil ako ay isang dugong Pilipino. Dahil ako ay may karapatang magtanong kahit kanino. Dahil ang tanong ko ay makatao, hindi galing kung kanino man, sarili kong tanong yan. Isang tanong pa uli, Senator Sherwin Gatsalyang, bakit galit ka kay Francis Leo Marcos at bakit mo siya hinusgahan in public na siya ay kriminal? Napatunayan mo ba na siya ay talagang nagkasala sa hukuman? Meron ka na bang papeles na dokumento na siya ay binasahan sa hukuman? Yan ay labag sa batas ang iyong pinagsasabi. That is slandering under the law of defamation law. Isa ka kung ikaw man ay abogado, pero ikaw ay napakalaking tao, isa kang businessman. Ako'y lamok, utak ko ay laman ng aking puso. Kaya ako'y bilang isang dugong Pilipino, ako'y nagtatanong, bakit ikaw ay galit na galit kay Francis Leo Marcos at bakit hinusgahan mo siya na kriminal dito sa loob ng social media? Hindi ba isang labag sa batas na iyong ipangalandakan ang isang pagkatao na wala pang napatunayan? Maraming salamat at sana ako'y makamit ko ang aking kasagutan. Hindi ako na may personal. Ako'y isang tao lamang. Ako'y may kalayaan bilang dugong Pilipino at isang Amerikano. Kahit saan ako pumunta, may karapatan akong magtanong na gusto kong malaman. Kaya ayon ang aking katanungan, yan ay hinihiling ko ang iyong kasagutan. Sana lumabas ka at ikaw'y magsalita upang kung hindi mo ako matawagan, hindi mo ako ma-email, hindi mo ako ma-message, mag-public speaking ka, bakit ka galit at ipaliwanag mo saan mo nakuha ang titulong papeles na siya ay kriminal.
Yun lang po ang aking katanungan, hindi ko na po hahabaan. At sa mga taong nagagalit sa akin, wala po akong pakialam. Kung kayo po'y nagbabanta sa aking buhay, kayo po ang may kasalanan. Dahil po ang aking ginagawa ay bilang makatao lamang, pero hindi kayo papayagan ng aking kakampi ay ang Panginoon. Dahil ang buhay ko ay nakasalalay sa taong mamamayan, lalo na Pilipino. Huwag natin saklawan ang karangalang pantao dahil ito'y ginagalang ng kahit sino. At kahit naman kayo'y may katungkulan, huwag kayong magyabang dahil kayo'y mayaman.